I'm very grateful sa lahat ng projects na nabigay sa akin ng Viva. Actually, yun nga, nakakatuwa because I get to play around with my characters and I get to do different types of material, iba't ibang genre. But yeah, transitioning to becoming a game show TV host has been one of my dreams ever since I started. Parang when I first started in the industry, sabi ko, this is what I really want. Kumbaga, na sana one day I become a TV host. So yun, nakakatuwa na ito na yung 1,000 heartbeats, paparating na siya. And we're hoping for the best also for that project. Sa ganun eh. Ako kasi very old-fashioned ako na tao. So even yung mentality ko sobrang parang pang 80s. Talaga? So having a no label or even yung nauuso na parang we're cooling off or parang we're on a break as of the moment na sinasabi ng mga couples, hindi ako naniniwala sa ganyan eh. It's either you're in or you're out, kumbaga sa relationship. And I strongly believe na dapat may label. Si Kylie kasi she's really fun to be with as a person. And yun nga, nung nagkatrabaho kami sa Love the Way You Lie, kumbaga we didn't really reach the point na parang lagi kaming magka-eksena. Very konti lang yung eksena natin together sa... Yes, yung eksena namin sa Love the Way You Lie. But here naman, dito naman sa PKPH, I think si Kylie, you can tell na she's really serious with what she's doing. Sometimes nga parang gusto namin ni Direk makipagkwentuhan, tapos nagbabasa. Talagang sinama kita, Direk, eh, no? No, may mga times kasi na gusto namin makipagkwentuhan kay Kylie. And she's always, you always see her, and she's the type of actress that you'll always see her in the corner reading her script, making sure that she's doing her job. So, parang naging ongoing running joke nga sa set, eh, uy, grabe si Kylie, nagtatrabaho, grabe. So, yeah. So, she's very professional and she's very good at what she does. Hindi ko panahon yung 80s, ha? Yung mentality ko, di ba, ng mga 80s? Very old, very direct to the point. Very ano kasi siya, eh. Very mature. Wait, cut lang kita. Yung 80s, hindi ko kapanahonan, Marco, yung 80s, ha? I mean, just to clear it clear. Oh, what a defensive, bro. I'm more of the millennials. Kami mga millennials. No, I feel like I just have an old soul. Yun lang. Baka na ano eh, mali yung content. Okay, yun lang. Very old school. Kylie, so... Ano na lang, both. Oh. Feeling ko at different stages of my life. Feeling lagay natin sa tapos. Siguro, edit na lang natin. Ay, wala pa lang edit. Patay tayo dyan. Wala na, Bowie, yan to. Feeling ko, barkata ko si Marco. Feeling ko, mas... Hindi ko aalagaan ka ni C. Ay! Yun ay! So, si C yan limang mas gusto. Anyway, thank you very much. Parang lang, kumbaga yung arte mo kasi nga, old soul ka. Kaya para kang tito. But it's okay, at least... Grabe sila sa akin. Grabe. Makikita po ako sa lahat ng press. Huwag niyo pong gamitin. See yan, tito levels na makikiusap po ako. Huwag niyo gawin ka. Oo naman. Mamaleo for that question. Yeah, maraming nagtatanong. Actually, yun nga eh. Maraming nagtatanong sa akin regarding that. Pero matagal pa ako eh. Matagal pa kami. I think there's so many things that we want to be able to accomplish. And marami pa kaming gustong gawin, and I think wala pa sa time na ganun. Hindi pa namin, or even talking about it, hindi namin napag-uusapan. So, yun, matagal pa po. It's okay. Actually, yun nga, after it happened, I was really thinking if I should make it public, or I should, yun nga, ikukwento ko ba to sa publiko, sasabihin ko ba na nanakawan ako at pinasok yung bahay namin. And it took me a couple of days
talking to my mom, talking to Lola and everyone. And I felt like it's my responsibility as a public figure na kumbaga na ibahagi sa mga tao na to be more careful. Syempre nowadays parang ang daming, 'di ba? Ang daming nangangailangan nowadays. And it's actually a mind ano ba, eye opener na we live in a very dangerous place. To answer your question, how am I? I'm still pretty traumatized and I am still pretty scared and hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yun eh. Like I have to go, 'di ba? Parang I kind of just have to accept it, pero ang hirap eh. 'Di ba? It's hard to accept yung nangyari. 'Di ba? I don't want to be too overly dramatic about it, pero yeah, just my advice for everyone out there is just to be careful, extra careful tayo. Syempre lalo na ngayon sa panahon ngayon, parang hindi mo rin masabi eh, parang ang mentality natin ngayon is hindi yan mangyayari sa akin, okay lang, 'di ba? Parang yeah, kasi meron din naman kami mga, I mean, people are saying CCTV, yes, nandiyan yan. Yung bahay ko para siyang praning kasi ako na tao eh. So the house is covered with metal bars. And papasukin talaga kayo kung gusto ng taong pumasok. Parang they will always find a way. So I think for me, my advice is just to be extra careful. Yeah, that's it. I can go on for hours about this topic, pero yeah, just be extra careful, especially now. Aan ngayon na umasa na magiging jowa niya ng isang tao, pero hindi pala silang itinadhan. Relationship advice? Sorry, I didn't get the last part. Gusto ko itong mga relationship advice eh. Sige nga. Sorry, ano yung mga advice ko? Ano yung maipapayo mo dun sa mga kabataan ngayon na umasa na magiging jowa niya na yung karelasyon niya pero hindi pala silang itinadhana? Okay lang naman kasing umasa. Yun, I think for me, that's what I can say about it is okay lang namang umasa ka. I mean, it depends kung lalaki ba to or babae. Babae ba yung pinag-uusapan natin? Just so I can have more information. Or in general. In general. Yeah, para sa akin, just do the best you can do. Just be in your best behavior. Best foot forward. Pero, di ba, parang ipakita mo lang kung sino ka. And you don't have to, kumbaga, hindi mo kailangan ipakita yung, hindi mo kailangan mag-portray ng somebody else because that person should love you for who you are. So basically, dun lang tayo eh. Aasa tayo, it's okay na umasa. Pero kung hindi, hindi. There's plenty of fish in the sea para sa inyo. Diba? At mahahanap mo yung para sa'yo. And Definitely yes. So we're talking about the past, tama po ba? Yes, yes. Yeah, definitely. I've had relationships na parang really bad ones and parang a huge question mark na parang what am I doing with my life kind of thing. Pero ang lesson or ang kumbaga ang baon na naibigay sa akin is yes, you will have these really bad types of relationships. Pero it's actually parang arrow. I look at it as an arrow. It's actually pulling you back to launch you to that perfect someone, diba? So don't, if you're in a bad relationship now, diba, maybe it's not meant to be and the right one will come for you. Parang ganun. Kylie? I think I've been in a relationship na parang magulo eh, at saka nakakabaliw kapag hindi nyo alam kung ano ba kayo. So, parang, di ba, parang very confusing or, para sa akin, very nakaka-frustrate and very, para sa akin, parang just, I can go crazy kapag hindi ko alam kung ano ba tayo or hindi. Ako kasi mas gusto ko na may concrete label. Ano ba tayo, di ba? So, yes, I've been through one and I've learned from that. Pero parang naging kami naman.
So, naging kami eventually. Pero, like what Cian said, I think every relationship makes you learn and become a better person. And nasabi ko naman na hindi ako maging who I am today without that part of my life.